Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, dito sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Sheck, no, ang kasama nyo sa pananaw. At para sa hapon na ito ng Kape, Kwento at Kaalaman, hatid sa inyo ng Cathedral of the King Radio Ministry at DZJV 1458 Radio Calabarzon. Kami po ang mga kasama nyo. Andito po ang aking asawa na si... Ako po, si JR. Magandang hapon po sa inyong lahat. Siguro bagong mukha yung nakikita ninyo sa episode natin ngayon. Mm-hmm. Maybe yung asawa ko si Sheck, naririnig niyo na po siya nga, sa pananaw portion natin, no? But kami ngayon ay natutuwa dahil binigyan kami ng oportunidad na maging host sa ating episode for today. Yes. Alam niyo po ba na siya po ay kapatid ng original host natin na si Kuya Richie. Siya po si Kuya John Richie naman. Po. Comment below na lang po kung sino yung tingin ninyong mas pogi. Tingin ko po ako yun. So, kahit sa mga nakikinig po kung sino yung mas magandang boses. No? Pwede din po. Opo. Ayan. Mukha nakuha naman po siguro sa look. So, comment down below na lang po yun. Para baka siya na ang maging original kung mas gusto niya. Na? Ay, grabe na hun po yung tawa. Pero po, isa-segue na hun natin sa topic natin para ngayong hapon. Kwento ng buhay mo na napanatag. Ayan. Mm-hmm. Napanatag, no? Parang nung una ko narinig yung word na yan, wow. Ito ba yung ginagawa kapag ka may lubak? Ano yun? Yung pinapatag. Yung ano. Oo. Kasi diba? Totoo sa buhay, di ba? Pag lubak-lubak, talagang wala kang peace. Yes, pero pag peace. Napanatag ka sa ano na ni Lord, pag naayos niya yung way for you, smooth na yung road. Dere-derecho na yung talaga. Takbo natin. Ayan. So welcome sa ating guest. Welcome po tayo sa ating topic for today. Madami tayong mga pag-uusapan ulit. And sana excited kayo na marinig ang bawat portion ng ating episode. Yes. At sana madami rin kayo matutunan, no? Mm-mm. At kami ang mga kasama nyo ngayong hapon na to. Hindi na pa namin patatagalin pa. Ang susunod na portion ay Ginto Ugnayan, hatid ni Deacon Dennis Magdayo. Mm-hmm. Awit, Kabanata 3, Talata 1 hanggang 6. O Yahweh, napakarami pong kaaway na sa akin ay kumakalaban. Ang lagi nilang pinag-uusapan, ako raw o Diyos ay di mo tutulungan. Ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalang. Binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Tumatawag ako kay Yahweh at humihingi ng tulong. Sinasagot niya ako mula sa banal na bundok. Ako'y nakakatulog at nagigising. Buong gabi, si Yahweh ang tumitingin. Sa maraming kalabay, di ako matatakot. Magsipag-abang man sila sa aking palibot. Awit 3, talata 1 hanggang 6. Maraming salamat, Deacon Dennis, sa inyong pagbasa sa ating mula sa Biblia galing sa Awit, Kabanata 3, talata 1 hanggang 6. Mm-hmm. Alam mo, itong Bible verse na to, Bible scripture na binasa ni Deacon Dennis, no? Very familiar to eh. And kung makita ninyo, ang laki ng madami tayong pwedeng iugnay sa ating theme today, which is yung pagiging panatag. So basahin ko lang, no, dun sa talata, ikatlong talata, sinasabi dito. Ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalang. Binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Isipin nyo, no, yung Panginoon ang nagbibigay sa atin ng karangalan. Siya yung ating sanggalang. Baka shield, sinasabi nga, di ba? At pag alam natin na ang Panginoon ay ang nag-shield sa atin, hindi ba dapat nakakaramdam tayo ng peace? Yes. Ng pagiging panatag sa buhay? Mm-mm. Yes. And meron dong portion sa sa awit na yon na ako'y natutulog at nagigising. Di ba sa bawat pagising, bawat pagtulog natin, meron tayong peace sa Panginoon. Mm-hmm. At dahil dyan, maririnig natin ang interview na nangyari. Kasama ko si Tita Joy Espolon ng
Parish Church of St. Augustine, Cavite. At dito sa ano na to, pananaw, nakasama ko siya, napagkwentuhan namin ang kanyang buhay, kung paano siya nangamba, at patuloy na napanatag sa Panginoon. At ayan po, pakinggan natin ang kanyang storya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po si Shekinah kasama nyo tuwing hapon ng Sabado dito lamang sa Kape, Kwento at Kaalaman hatid sa inyo ng Cathedral of the King Radio Ministry at DZJB 1458 Radio Calabarzon. Noong nakaraang Sabado, ang napag-usapan ay kwento ng buhay mo naghintay. Para naman sa Sabado na ito, tara at samahan niyo ako makausap ang ating panauhin para sa kanyang kwento ng buhay mo na panatag. May nabasa ho ako, no? Ang kapanatagan ng ating isipan ay perpekto kung ang ating isipan ay nananatili sa Diyos sa halip na sa ating sarili o sa ating mga problema. Yan ang pag-uusapan natin ngayong hapon, kasamang isa sa aming mga tinitingala pagdating sa dedikasyon, simbahan at pananampalataya, ang kaibigan natin mula sa Parish Church of St. Augustine sa Cavite, walang iba kundi si Tita Joy Espolon. Magandang hapon, Tita! Gandang hapon din sa iyo, Shekinah. Ayan, Tita, kamusta naman po kayo? Mabuti naman. Excited na akong makausap ka nung bago pa tayo ngayon para sa hapon na to. Sabi ko, parang first time po natin talagang makakapag-usap. And excited na ho ako sa maishishare nyo tungkol sa kwento ng buhay nyo na panata. Kaya yun ho ang una kong tanong para sa hapon na ito, Tita. Ano ho ang kwento ng buhay nyo na may pagkakataon na, di ba, lahat naman tayo normal, nadadaan tayo sa emosyong natakot, nakamba, pero sa huli ay napanatag sa Panginoon. Maari mo bang ikwento yun sa... Okay, magandang hapon sa lahat ng tagapakinig. Ako po ay si Sister Joy at ako po ay naglilingkod sa St. Augustine Parish Church. At ang ikakwento ko ngayon ay tungkol sa pagkakatawag sa akin ng Panginoon. Okay, ito ay isang napakalaking hamon para sa akin nung ako ay tinawag. Dahil kasama noon ay pangamba. Mm-hmm. Kasi siyempre hindi siya madali. Okay? Ang unang hamon, paano ko sasabihin sa magulang ko at paano ko sila kukumbinsihin na ako'y tinatawag ng Panginoon para manilbihan in full-time ministry? Sabi ko, my story is not to insinuate rebellion against parents, but I'm here to tell you my story na paano tayo sumunod sa Panginoon. Okay? After high school, sabi ko, gusto kong maging madre. Kaya lang gusto nila akong mag-pursue ng college education. Pinag-aral ako sa maganda at mamahaling eskwelahan. Double degree pa ang kinuha ko, kaya 5 years ko siyang tatapusin. At sa kalagitnaan, naging trimester pa kami. Ibig sabihin, 3 beses sila magbabayad ng tuition fee sa isang taon. My parents worked hard to send me to college. After college, I was expected to help my family, especially with my siblings. Okay. Right after college, freeze hiring ang mga companies. Because may crisis ang Pilipinas noon dahil sa assassination ni Ninoy. So, I studied while waiting for employment ng Christian training course. Doon sila naghanap ng workers for the drug rehabilitation center of the church. Initially, I went to help to clean the place. Nung second na balik ko, hindi na ako umuwi sa amin. Nag-commit na ako. Kaya we had yung weekly day off. My dad offered me to study CTC Phase 2 or take up my master's degree or work in the company where he works. I rejected the offer because I was decided to serve the Lord. My mom even talked to my ninong and ninang to discourage me to continue in the ministry. But nothing could dissuade me. My parents then talked to me for weeks. I said, Lord, I will serve you, but please take care of my family. For the first 5 years in the ministry, I had to rely solely on the Lord for my needs. We didn't have an allowance then. I didn't ask a single centavo from my parents. It was tough.
Aside from not having an allowance, I was serving in a very risky and dangerous environment, being female in a male drug rehabilitation center. My mom would always remind me to be careful and to keep my bedroom door always locked. After 5 years, sabi ng dad ko, Lord, wala na akong magagawa sa anak ko. Bahala ka na sa kanya. I served there for 23 and a half years until it was closed. And after that, I served the ministry ng Cathedral of the King for another 2 years. Then I'm now with the St. Augustine Parish Church dito sa Cavite. Grabe, tita, no? Yung journey talaga na leading to where you are right now. So, just to quickly ask, tita, saan niyo po nakuha yung conviction na yon at an early age na magpo-full-time po ako? No, kasi before, when I was younger, palang fascinated ako kasi sa... I studied in a Catholic school. Kaya mga madre ang kasama ko. Ewan ko, bata pa ako, gustong-gusto ko na maging madre. Kaya lang, my parents, parang sa kanila, hindi yun ang... hindi yun ang gusto nila para sa akin. Mas gusto nila kasi yung... mag-work ako, and also para tulungan ko yung family ko since may mga siblings pa ako na kailangan kong tulungan financially. But then, there was a burning desire sa heart ko na hindi ko talaga kayang pigilan. Ito ang buhay ko. Ito talaga. At saka hindi lang siya yung just to serve. Full-time talaga. Yes. I never had any regular job talaga from then. Nung panahon na yun, tita, ano naman po ang natutunan nyo at paano kayo napanatag na ito yung decision ko? Kasi unang-una, talagang when I decide on something, alam ko, lalo pat alam ko na ang Lord pa ang nagsabi sa akin, nothing can dissuade me. Parang sa akin, parang it's burning within me eh, nasa loob ko. Kaya nga, ang natutunan ko doon, sabi ko nga, the Lord doesn't call the qualified. He qualifies the called. Diba? Sabi niya, He equips those whom He calls. Kaya nung time na yun, wala rin naman akong alam tungkol sa drug rehabilitation center, but the Lord chose me to do it. Kaya I'm willing. Hmm. And kasi may panaginip na binigay sa akin, yung scripture, Isaiah 35, Luke 14. Kaya ang literal na pinakita niya sa akin doon yung highway, nadadaanan, tapos sa panaginip ko may glass. Exactly when I went to that place, yun exacto kung paano ko nakita sa panaginip ko. Ganun ko siya nakita. Hindi na ako umuwi. Parang ano, no? Very clear na talaga sa'yo, tita. And you were sensitive to God's calling. Yes. Ang simpleng word, highway lang. Highway. Uh-huh. Nasa harap talaga ng highway yung lugar na yun. Like spark na. Oo, wala na. Talaga hindi na ako makumbinse. Tapos, God is faithful because I have been in the ministry for the past 39 years. Of the 39 years, 38 years, nasa full-time ministry talaga ako. Yeah. And He has been very, very faithful. Parang talagang doon niya inano na, I haven't seen the children of the Lord beg for bread. Right. Talaga He provided. Okay, until now, my family has been blessed. Okay. And even before my parents died, they have seen how God had provided for me and for them, for my family. Sabi ko nga, my dad and mom would always thank me for being there for them and the family. Parang everything, I was always with them. Until the last breath, I was with them. Okay. And nakita nila yung prosperity. Kaya sabi ko nga, God never fails. His love abounds. Kaya nga sabi ko, until now, I still get excited with what God will do next. He always surprises me. Yes. Ako excited pa rin. Hindi mo kung ano. Sabi, after 38 years, no, the Lord will continually, of course naman, tita, with the seeds you're planting also for His kingdom. Kaya naman, tita, question din po. Ano naman ho ang ma-advise niyo sa mga taong nawawalan ng kapayapaan sa puso? Anong pwede nilang gawin para sa ating mga tagapakinig? Ako kasi the first thing is to really trust and obey. Kasi you have to know God. Diba? You have to know Him. Kaya ako kasi, sabi ko, it takes courage to exercise faith. Fear has no room. Kasi sa akin, you have to know God through His Word. Number one.
ang explicit will niya is through His Word. Yeah. And secondly, yung prayer life natin. We communicate with God. Kaya nga sabi ko nga, when we communicate with Him, ako kasi dalawa ang ano ko, klase ng communication ko, yung prayer life ko, yung structured at saka yung spontaneous. Structured, when I prayer yun na, written prayers yun na, minimeditate ko. It's my meditative prayer. Katulad na lang ng one of my meditative prayers, I pray the Stations of the Cross daily. Wow. Stations of the Cross. For me to really understand yung passion ni Christ, yung pagmamahal niya sa atin. Uh-huh. I always want one ano yun, prayer, because I pray the whole life of Christ every day. Yung buong buhay niya from conception unto His resurrection. Yun ang isa sa prayer life. At saka yung spontaneous, yung mga intercessions, supplication. Mm-hmm. Tapos, yung isang ano rin na sa akin kasi is yung binigyan niya tayo ng tools for our journey to holiness. Mm-hmm. And one of these tools ay yung the sacraments, di ba? Meron siyang binigyan Ten Commandments, siyempre. Pero ako, yung sacraments. Kaya di ba ako, I have gone through the sacrament of baptism, confirmation, and matrimony. Okay. Even the sacrament of the anointing of the sick, I have already experienced it. Kasi muntik na rin ako, yung near-death experiences din na ano. But what I frequent right now is the sacrament of the Eucharist. Mm-hmm. As often as I take it. Kasi nga, katulad nung minimeditate ko, di ba yung the Stations of the Cross, lalo ko naintindihan. Mm-hmm. Ang sacrament of the Eucharist. Nagiging very personal na siya sa akin. And one also na pinifrequent ko na sacrament of reconciliation, which they would say is the forgotten sacrament. Mm-hmm. Kasi sabi nila, ang minimum requirement daw is once a year. Mm-hmm. Pero for me, at least I do it as much as possible once a month. Wow. Kasi mm-hmm. when you do it, the reconciliation, yung penance, it's yung sacramental confession, ha? Hindi yes. ito yung daily na confession natin sa Lord, yung sa priest talaga. Because when the priest does the confession, yun yung tinatawag nilang persona Christi. He is acting in the person of Christ and He's telling you, I love you, your sins are forgiven. Yeah. Kaya parang doon, mas personal ang touch. Kaya encourage people to really visit talaga, to really go through the sacrament of reconciliation and penance kasi it's a personal touch ng Lord nandoon eh. And also, ano rin, we share to others. Yan nga, yung ministry natin to other people is very important kasi sila din ang nagiging encouragement natin to love God, for them to love God. And in turn, ikaw rin, kailangan mo rin sila to be strengthened. Hindi sarili mo. Totoo. Yan. Maraming maraming salamat, Tita Joy. No, panghuli na lang po, ano yung favorite Bible verse nyo na maishishare nyo sa ating tagapakit? Ako, John 2, chapter 2, verse 5, whatever He says to you, do it. Ganun kasimple yun. And Isaiah 35:8, a highway will be there, a roadway, and it will be called the highway of holiness. Wow. Kaya sabi nga, we are called holiness, not just being mere Christians, but holy. Ayan. Maraming maraming salamat, Tita Joy. Bitin ang ating usapan ngayong hapon. At sa ating mga tagapakinig, alam ko marami kayong natutunan. Katulad ko, marami akong natutunan from Tita Joy. And ang iniwan sa atin ngayon, no, ngayong linggo na ito, no, whatever the Lord asks you to do, do it. No? And of course, with prayer and confidence na He is with you along the way. Maraming maraming salamat, Tita Joy. At sa ating mga tagapakinig, tandaan nyo, mahal kayo ng Diyos. Paalam. Napakagandang kwento. Mm-hmm. I'm sure marami tayong natutunan. Ako, madami akong natutunan sa kwento ni Sister Joy Espolon. Mm-hmm. Actually, fun fact po, no? Si Sister Joy Espolon ay asawa ng isa sa ating mga regular na nagbibigay ng reflection, si Father Bros Espolon. So, ayan. Yes. And, ayun lang, na-share ko lang naman. Thank you for the fun fact. Fun fact. It's not really fun, pero it's a fact. Ayun po, no? Gusto ko lang i-share na talaga ngayong hapon na ito, nung nakausap ko si Tita Joy, yung buhay niya, actually, 39 years po siyang nag-serve. At patuloy na nagsaserve kay Lord in full-time ministry. At dun po, nung tinanong ko sa kanya, Tita, narinig niyo naman kanina, no? Tita, paano kayo nakuha ng conviction na talagang mapatuloy kayo kahit na medyo yung mga yung parents niya, yung paligid niya, hindi sang-ayon? Mm-hmm. Nagkaroon siya talaga ng peace na
yung mission na yon ay galing sa Panginoon at pagpapatuloy niya yon, at nakikita naman natin sa church sa Cavite na talagang naglalaganap ang nagagawa ng nilang mag-asawa. Tama. Diba? Diba? Sa buhay, ganun talaga eh. May mga pinagdadaanan tayo, may mga bagay na di tayo makontrol. Pero hanggat sa meron tayong pananampalataya sa Panginoon, mananatili tayong panatag sa Kanya. Tama. And huwag tayong magpa-dalos-dalos pa. meron na namang hinanda si Brother JC na isang magandang excerpt, isang magandang poem. At ang title ito ay Excess Baggage. Pakinggan natin to. Magandang hapon. Ang piyesa natin sa araw na ito ay pinamagatang Excess Baggage. Dahil minsan hindi natin napapansin, dami nating daladala na tutuusin din naman pala natin kailangan dalhin. Sana magustuhan nyo. Huwag ka mag-alala. Sa mga panahon ng pagkabalisa, di ka nag-iisa. Ang linaw ng tagubilin at paalala. Huwag kang matakot dahil ako ang Diyos mo. Wala na. Doon palang finish na. Kung ikaw ay naniniwala at nagtitiwala, wala ka dapat inaalala. Pero di mawawala sa atin ang mag-alala. At ang malala, kadalasan ang dami nating daladala na labis naman pala. Kung hindi maliit na bahagi ng lahat ng suliranin, mga kasunod naman na hakbang ng alalahanin na parabang nakikipagparamihan tayo ng pasanin. Dalawa lang mga kailangan mong tutukan. Mga bagay na kaya mong kontrolin o palitan at kung ano man ang nasa unahan. Ano pa ba ang magagawa mo kung hindi na nakasalalay sa aksyon o desisyon mo? Wala naman na, di ba? Kung nagawa mo na lahat ng makakaya mo, hindi mo na problema ang desisyon ng iba. At paano mo maapektuhan ang suliraning nasa likuran kung ang nasa harap mo ay di mo pa nalalampasan? Walang kabuluhan na pag-isipan ano kaya ang sagot sa number 21 kung number 1 pa lang ang iyong sinasagutan. Ito ang mga pamantayan ng mga dapat mong pagkaabalahan. At kung hindi maabot ang alinman, Diyos na ang bahala dyan. Your wings come.
Ang ganda ng kanta, no? Parang nakaka-inspire din kanta. Wait. Uh-huh. Try natin. When the ocean's... Okay, pwede okay na yan. So, balikan nyo na lang po yung kanta later kung gusto nyo po makakanta. Para di kayo mapanatag pag narinig nyo yung ano namin, yung kanta. Pero, salamat po sa Holy Society of King David. Talagang yes, binibless tayo ng kanilang pagkanta. At yung still na yun talaga sa mga panahong nangangamba ko, di ba? Sa pag ginakanta natin yun sa simbahan, talagang may peace sa puso natin na correct, reminder na yung stillness ni Lord, eh meron talagang blessing din. Mm-hmm. Sobrang ganda nung kanta na yan kasi, alam mo, pinapaalala sa atin na bagamat madami nangyayari, when the oceans rise, daming pagsubok na nangyayari. Mm-hmm. Pwede tayong manatiling panatag or at peace, yes, sa Panginoon. At ano lang, no, yung kay, ano naman, kay JC kanina, mm-hmm, excess baggage. Excess baggage. Ang favorite part ko dun yung sinabi niyang, sabi ni Lord, huwag kang matakot. Doon pa lang ho, finish na eh. Diba? Pag niramind ka ni Lord, no, huwag kang matakot, anak. Wala na. Wala ka nang magagawa kung di talagang mapanatag. Mm-hmm. Tsaka sabi niya rin doon, no, na-mention niya, yung mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Mm-hmm. Alam mo yung mga bagay na yun, yun yung dapat isinusurrender natin sa Panginoon. Yes. Kasi pagka inisip natin or pag ginusto natin, sinubukan natin kontrolin yung mga bagay na yun, mm-hmm, nakakasira lang yung lalo ng ating pagiging panatag eh. Mm. So yun talaga, isurrender na lang yun kay Lord at yes, magiging still tayo. Kung yes, kakaroon tayo ng peace sa ating buwan. Kaya nga ang ganda ng excess baggage. Pag na-feeling nyo ang bigat-bigat na, feeling nyo lahat karga nyo na, tanggalin nyo yung mga tingin hindi naman importante kasi yun yung magbibigay saya at yun maalala nyo kung ano talaga yung importante sa buhay nyo. Tama. Ayan. At kaya ngayon, maging still muna. Mm. Mag-break muna tayo. Babalik kami ulit sa ilang minuto at makita-kita po tayo. Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, dito sa DZJV 1458, Radio Calabarzon. We are thrilled and pleased to share these amazing products to you from Global Tech Automation Incorporated that brings comfort, convenience, security, and safety of your properties and to your loved ones. Discover the features and benefits of the products and solutions. If you are interested in learning more or to purchase these products, feel free to reach out to us at marketing@globaltechco.com, telephone number 0905-991-1252, and or www.globaltechco.com. Ayan! Welcome back po sa ating episode ngayong hapon. Muli, no, ako po si Kuya JR. At ako po si Ate Shek. At maraming salamat po at dahil itong mga nakaraang itong dumaang mga minuto, no, dirito kayo at sinamahan nyo kami, mm-hmm, sa ating episode na to. Yes. And I'm sure, no, ang dami po nating mga portion na madami kayo natutunan. Mm-hmm. Diba? Nagsimula tayo with, nagbasa tayo ng From the Bible, mm-hmm, yung mula sa awit, awit talata 3, mm-hmm, no? Tapos, narinig din natin yung testimony, mm-hmm, ni Sister Joy Espolon at sobrang dami din nating natutunan doon. Mm-mm. At alam mo, simula nung sumali ako sa programang ito, JR, no? Diba sa pananaw, naging part na ako, mm-hmm, talagang yung kape, kwento at kaalaman, talagang reminder sa ating mga tagapakinig, no? Na talagang pag nagkakape tayong dalawa, diba? Mm-hmm. Nag-uumpisa yung araw natin, kape, hindi lang sa kape, pero sa act of prayer din with, mm-hmm, the Lord na talagang kausapin natin ang Panginoon every day. Yan, kape. Diba? Ibig sabihin ng kape ay kausapin ang Panginoon everyday. Ang ganda, no? Ang ganda, mm-hmm, ng ating acronym for that. Parang magigising ka talaga. Kaya, magigising ka sa katotohanan na haharapin mo araw na hindi lang ikaw. Hindi dahil sa kape. Of course, nakakatulong ang kape. Mm-hmm. Pero magigising ka kasi panatag tayo dahil ang Panginoon ay nandito. And speaking of panatag, no, yan po nga ulit ang ating theme, mm-hmm, sa episode na to. Yes. Siguro sa dami ng ating mga pinag-usapan kanina. Mm.
Kahit paano, panatag naman po kayo sa aming pag-host. Nagalingan naman po siguro kayo. Kahit ito ay... Hindi ko lang aming, sure. Kami ay first time yung nakita. Hopefully, natutuwa naman po sana kayo. Sana hindi pa kayo nagsasawa. Pero ito na talaga, dediretso na ho kami sa... makibirinig tayo ng advice naman sa ating Doktora Grace. Ayan, si patungkol Dr. sa essential newborn care. Ayan. Pakinggan natin to. Magandang hapon sa mga tagapakinig nood sa DZJV 1458 Radio Calabarzon, pati na rin sa mga tumututok sa Facebook at YouTube Live. Essential intrapartum and newborn care ang topic natin para sa Dunong Tulong Pangkalusugan Episode 28. Sana ay di pa kayo nagsasawa sapagkat ako pa rin ang makakasama ninyo ngayong Sabado. Alam niyo ba na taong 2009, noong sinimula ng Kagawaran ng Kalusugan ang unang yakap o ang local implementation ng Essential Intrapartum and Newborn Care o EINC program ng World Health Organization? Ito ay binubuo ng mga evidence-based practices para sa isang ligtas at mainam na pangangalaga sa mga bagong panganak na nanay at ang kanilang mga supling. Binubuo ng apat na time-bound interventions ang EINC. So sa mga mommies na nakikinig ngayon, siguro somehow may mga memories kayo ng mga nangyari sa delivery room at kung paanong mabilis at efficient na naisasagawa ang mga sumusunod na steps kasi may mga target time na hinahabol ang mga ito. Ang four components ng EINC ay number 1, immediate thorough drying, number 2, early skin-to-skin contact, number 3, properly timed cord clamping and cutting, at number 4, non-separation of the newborn from the mother. So sa una, yung immediate thorough drying, ito ay mahalaga upang maiwasan ang hypothermia o ang pagkakaroon ng napakababang temperatura sa mga sanggol na maaaring magdulot ng mga komplikasyon o makaapekto sa kanilang survival. Pinupunasan ng maigi ang mukha, mga mata, harap at likod ni baby, pati na rin ang mga braso, hita, binti at paa gamit ang isang malinis at tuyong tela. Pangalawa, ang early skin-to-skin contact ay nakatutulong din sa pag-prevent ng hypothermia. Kasi diba, warm yung body ni mommy. Sa pamamagitan nito, maiiwasan din ang pagkakaroon ng hypoglycemia o ang sobrang babang level ng asukal sa dugo, pati na rin ang sepsis na siyang malalang immune response ng tao sa impeksyon. At dahil na-expose din si baby sa normal skin flora ni mommy, dagdag proteksyon at panlaban ito sa sakit. At syempre, dahil nga may nabubuong bonding sa pagitan ng nanay at ng sanggol, nakatutulong din ito sa pag-initiate ng breastfeeding. So ang ginagawa rito, inilalagay ang baby ng nakadapa either sa tiyan o sa dibdib ni mommy. Tapos, hahayaan ng baby na gumapang papunta sa suso o nipple ng nanay upang masimulan ang breastfeeding. Pangatlong component ng EINC ang properly timed cord clamping and cutting na siyang nagpapababa ng posibilidad na magkaroon ng anemia ang bagong panganak na sanggol. Ayon sa mga pag-aaral, bumababa ang kaso ng anemia o mababang pula ng dugo sa 1 out of 7 term babies o yung mga sanggol na husto sa buwan nung ipinanganak at sa 1 out of 3 preterm babies o yung mga tinatawag nating premature o kinulang sa buwan. Dito naman, ang gagawin ay ikaklamp muna yung umbilical cord. So bago siya i-clamp, aantayin na matapos yung mga pulsations o yung pagtibok approximately mga 1 to 3 minutes. Tapos ika-clamp or tatalian yung umbilical cord
2 centimeters at 5 centimeters mula sa tiyan ng baby. So parang dalawang part ng umbilical cord yung ikaklamp. Tapos puputulin ito sa gitna gamit ang isang sterile na instrument. Panghuli ay ang non-separation of the newborn from the mother. Bali, ito na yung pinaka-preparasyon sa rooming in o yung magkasama sa iisang kwarto si mommy at si baby upang patuloy na ma-facilitate ang bonding at breastfeeding sa mag-ina. Dito ay oobserbahan na natin ang sanggol sa mga ipapakita niyang feeding cues tulad ng pagbubukas ng bibig, paglalabas ng dila, rooting reflex, pagsasok, at iba pa. Dito rin ay ika-counsel natin ang mga nanay sa tamang posisyon ng pagpapadede. Mahalaga rito na madede ni baby mula kay mommy yung colostrum o yung tinatawag nating mother's first milk. Ito kasi ay sagana sa antibodies, particular ang IgA, na makatutulong sa pagpapalakas ng resistensya ni baby upang malabanan ang iba't ibang sakit. At alam nyo ba na 19.1% ng lahat ng neonatal deaths ay maiiwasan kung masisimulan sa first hour of life ni baby ang breastfeeding? Ang larawan na ito ay matatagpuan sa official Facebook page ng DOH. Naririto ang summary ng mga steps patungo sa mainam na EINC. Sa mga mommies na nakikinig nood ngayon, marahil ay yung unang beses na nasilayan ninyo ang inyong anak ay punong-puno na kayo ng pagmamahal para sa kanya. At syempre, mapapanatag kayo kung alam ninyong sila'y maaalagaan lalo na sa mga unang oras ng kanilang buhay sa outside world, tama ba? Kaya naman napakahalagang maisagawa ang essential intrapartum and newborn care sa bawat sanggol. Malaki ang impact nito hindi lamang sa first 1,000 days ng mga bata, kundi pati na rin sa kabuuang kalusugan niya. Sana'y dadagdagan ang ating kaalaman at karunungan ngayong Sabado. Ito po si Doc Grace at salamat sa patuloy na pagtutok sa Dunong Tulong Pangkalusugan. Ayun! Maraming salamat, Doktora Grace, no? Ang dami kong natutunan diyan sa iyong topic, no? Mm-mm. On essential newborn care. Actually, natutuwa ako kasi siguro share lang po namin, no? Isa rin 'yan kasi bilang mag-asawa, yung pagkakaroon ng baby, mm-hmm. 'di ba? Mga dream din namin 'yan na magkaroon. Yes. And tamang-tama timing na timing itong episode ni Doktora Grace. Actually, gusto ko nga ano 'to eh. Siguro once na post na itong ating episode, kukunin ko yung snippet na yan para pwede kong balikan, no? Pag once na meron na tayong once na meron na tayong sariling baby. Yes. Pwede nating balikan itong mga tinuro sa atin ni Dr. Grace. Yes. Alam mo, kadugtong no, last week talagang more on pregnancy, tapos ngayon newborn care. Pero ultimately, I think yung paalala ngayong hapon na ni Lord sa atin is para sa mga bagong mag-asawa, para sa mga nagdadasal also na magkaanak, eh talagang more than the steps na binanggit ni Doktora, yung puso talaga natin na mapanatag sa Panginoon na pag binigyan tayo ng ganong blessing, si Lord din ang magpo-provide, si Lord din ang magsistrengthen sa mag-asawa na gampanan yun yung responsibility. Correct. Talagang sa simula, medyo mga ngapa-ngapa, di mo pa alam. Mm-mm. Pero ako, sa atin, panatag ako na yung Panginoon ay nandiyan dyan. Of course, meron din siya mga blessing na pinadala sa atin, kagaya ni Doktora Grace, yes, para turuan din yung mga bagong magulang. Mm-mm. Ito nga, ang topic nga ni Doktora Grace is on essential newborn care. Ayan po. At para sa ating reflection sa hapon na ito, ang makakasama natin ay si Father Roberto Hervina ng Parish Church of St. Andrew. Magandang araw na naman sa inyo, lahat mga na sumusbaybay, mga kasama, mga kapatid, mga minamahal, na tayo nagkasama-sama muli dito sa programang ito ng Kape, Kwento at Kaalaman. Maraming salamat, Deacon Richie at Sister Chat, sa inyong walang sawang pagpapagal upang ang programa ito ay may abot sa ating mga kapatiran sa lahat ng yugto
ng ating kinikilusan. Ang ating pong ang ating paksa ay tungkol po sa pagiging napanatag o sa madaling salita ay napalakas. At hango po ito sa mula sa Isaiah chapter 41. Babasahin ko po sa wikang English muna, verse 10. Sabi po doon sa Isaiah 41 verse 10, "Do not fear, I am with you. Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you. Surely I will help you. Surely I will uphold you with my righteous right hand." Sinabi po dito sa wikang Tagalog, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa inyo. Huwag kang mga lupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran." Tayo ngayon ay napapalibutan ng takot sa ating lipunan, sa ating buhay. Maraming mga bagay ang nagbibigay ng agam-agam pag-aalala, para bagang napakabigat ng buhay ngayon dahil lahat ng tao ay natatakot sa mga mangyayaring maarahil sa ating buhay. Yan po ay hindi tayo sa ating generation lamang. Mula nung nilikha ang tao at mula nung humiwalay ang tao sa Diyos dahil sa kanyang paglabag sa kanyang mga utos, ang tao po ay nabubuhay na sa takot. Dahil nawala po yung ating pinakakatatagan ng kung saan tayo ay napapanatag. Ang Panginoon, sabi nga ni Isaias din, ay at parang isang bato na hindi po natitinag. Doon po ang kapanatagan natin. At yun po ang binigay ng Panginoon sa atin upang tayo ngayon ay manampalataya. Upang ang pananampalatayang yun ang siyang magbibigay ng katiyakan sa atin. Tandaan po natin, kaya nagkakaroon ng takot sa buhay ng tao ay dahil po ang pananampalataya sa Diyos ay wala na. Kaya nga ang Panginoong Hesukristo, sabi nga sa Lucas 19 na kabanata, sabi nga niya, pagbalik ng anak ng tao, may makikita pa ba siyang pananampalataya sa sanlibutan o sa mundo? Dahil nga po tayo ngayon ay nabubuhay na parang akala natin ay kaya na ng ating sariling lakas dahil nga sa mga discovery sa larangan ng agham at teknolohiya. Subalit ang Panginoon ay lumalapit sa atin ngayon upang magbigay sa atin ng tunay na kapanatagan. Ang kapanatagan yon ay ang pagtitiwala sa Kanya, ang pagbibigay ng pagkilala. Ngayon, paano natin ngayon ipamumuhay itong kapanatagang ito at pagtitiwala sa Diyos? Doon po sa binigay ng Panginoon sa Mateo 7 kabanata, makikita natin, sabi niya, ang taong nakikinig sa aking salita ay maihahalin tulad sa taong nagtayo ng kanyang bahay sa batuhan. Dumating ang unos, dumating ang mga alon, dumating ang hanging malakas. Ang kanyang tahanan ay patuloy na matatag. Ang kapanatagan, ang pagiging matatag natin sa buhay ay bunga ng ating pagtalima, pagsunod sa salita ng Panginoon. Pag ating ipamuhay ito, pag ating basahin, pagbulay-bulayan, dahil sa napakaraming ibang mga uri ng mga entertainment ngayon sa mundo na nakakaligtaan na natin ang salita ng Panginoon. Kung tayo nga ay nais maging matatag, kinakailangan ay hayaan natin ang kanyang salita, ang siyang maging bato na ating katatagan. Upang sabi nga sa awit, the rock of our salvation. Marami pong mga bagay sa aking buhay bilang pare, bilang pastor, na nakikita ko ang kilos ng Panginoon at nandun din na rin po ang tukso na matakot ako at mag-alala. Subalit ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. At habang tayo ay patuloy na nakikinig sa salita, ang pananampalataya natin ay lalo pang lumalago at lumalawig. Sabi nga sa Romans chapter 10 verse 17, "Faith comes by hearing,
and hearing by the word of God. Atin pong pakinggan ang kanyang salita. Atin pong sundin at makikita natin ang kapanatagan ng ating buhay, ang katiyakan at ang katibayan ay patuloy na mananatili magpakailanman. God bless you. God loves you always. Maraming salamat, Father Roberto Rovina, the man, the myth, and the legend. Again, yes. Ang dami na naman nating natutunan sa kanyang tinuro, sa kanyang reflection. No, banggitin ko lang isang portion na sinabi niya doon. No? Meron siyang sinabi doon na ang dami na lang nangyayari sa mundo, di ba? And paminsan, nawawala talaga yung peace natin. Yes. And ang sinabi niya, ang rason kung bakit nawawala yung pagiging panatag natin is dahil nakakalimutan natin magdasal. Mm-mm. Alam mo, napaka-importante yun na parte ng ating buhay. Yung pagdadasal. Actually, yung pananampalataya natin sa Panginoon. Importanteng palagi tayong nakakonek, ika nga, sa ating Panginoon para mapanatili natin yung ating pagiging panatag. And speaking of prayer, actually po, no, iniimbitahan po namin yung mga ating tagapakinig noon na kung meron po kayong mga pinagdadaanan sa buhay, yes, baka po may mga depression kayong pinagdadaanan, may sakit kayo sa na pinagdadaanan. May excess baggage na dala-dala na gustong i-share, no? Open po ang ating linya. Meron po tayong mga counselors na ready ipagdasal kayo. So, pwede niyo po silang tawagan dito sa ating number. So, yung number po natin, no? 0960-3924-929. Yes, at sa PLDT, ano sa po? Landline okay. Naman, 8420-9121. Yes. Sa mga nanonood, naka-flash po yan. So, again, kung gusto niyo pong lang counseling, kung gusto niyo po ng mga prayer requests, meron po tayong mga nakaabang na mga counselors. Di ba nga, ang ano natin, programa, kape, kwento, at kaalaman. Kakausapin natin ng Panginoon at ang mga ano, kasama natin sa pananampalataya, yes, na ready namang pagdasal tayo araw-araw din. Alright. Ayan. Again, sobrang dami talagang ano, parang ang dami pa natin pwedeng pag-usapan dito sa topic natin ng pagiging panatag. And siguro, personal prayer ko lang sa ating mga nakikinig-nood, kung ano man yung pinagdadaanan ninyo, we pray, pinagdasal namin na magkaroon kayo ng peace, yes, sa inyong buhay, na manatili kayong panatag. Ayan. At pagdasal nyo rin po kami at yung mga gusto pang humabol para sa aming Go Forth Convocation. Ayan, tamang-tama. Nangyayari na ngayong ano, week na to, ito, no? Darat, yes. Itong linggong to, ang ating convocation, baka may mga gusto pa pong humabol na, yes, sponsorship. So, pwedeng-pwede pa naman po yan. And ayan, visit our page also, Go Forth, and of course, our FB page ng Kape, Kwento, Kaalaman, Cathedral of the King as well, and our website, cotkmanila.org. Sana sa susunod na Sabado, ang magiging topic natin? Kaabang-abang yan. Actually, yung topic, kaabang-abang, at saka yung Hosts natin. Yes. May guest host ulit. Kaabang-abang yan. Mm-hmm. Balita ko, kasing pogi ko. Kasing papogi ng papogi yung mga host pwedeng natin. Papogi, no? Ng papogi. Talaga nga. Talaga nga. Papogi ng papogi. Ayan po. Abangan nyo sa susunod na Sabado, kwento ng buhay mo, nagsumikap naman po. Muli ako, si Shek Handayan. At ako po, si JR. Maraming salamat. Okay, bago lang ulan, no? Shoutout na po pala sa aming mga birthday celebrants. Birthday! Ayan, yung pinakauna yung aming pamangkin, si Adam Handayan. Happy birthday also, Marivic Villanoza. At happy anniversary kay Deacon Solomon at Ate Lala Espina. Ayan. Maraming salamat po ulit at God bless. See you. Let's see. Pray for us. Huwag tayo magpa daloy-daloy pa. Dalos-dalos pa. Po. At para sa ating reflection sa hapon na ito, ang mga kasama natin ay si Father Roberto Hervina ng Parish Church of St. Andrew. Sorry, okay lang ba yun?
Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, dito sa DZJV 1458 Radio Calabarzon.